Day and welcome to my channel Love Life. My name is Carla and in this channel I am uploading videos kung paano tayo kikita kahit nasa bahay lang. So in this video muna, pag-uusapan natin ay Shopee pa rin. So ito yung mga bagay na hindi kontrolado ng isang seller. So meron ako ditong 14. So syempre butal, di ba? Di pa umabot ng 15. So 14 on my list ng mga bagay na hindi natin kontrolado bilang seller. So, mas applicable tong video na to sa mga aspiring or new sellers sa Shopee. Kasi yung mga batikan na dyan, so I'm sure alam nyo na tong mga bagay na to. So, isa-isayin ko na lang muna. So, meron nga akong 14 dito. Start tayo sa number 1. By the way, random lang tong pag-ano ko na to, ha. Hindi ko to inayos. Basta kung ano lang yung naisip ko nung time na ginagawa ko tong outline na to. So, yun lang yung babanggitin ko ng random. So, start tayo sa number 1, shipping fee. Yung shipping fee, hindi natin yan, lalo pa kapag may courier tayo, kung like mga J&T, Black Arrow, ganyan, Xpost, hindi natin kontrolado yung amount ng shipping fee na chinacharge ni Shopee sa mga buyers. So, hindi tayo makaka-impose ng ganitong amount ng shipping fee. So, yung shipping fee kasi nagbabari yan, depende sa total weight ng product na binili, ng mga products na binili sa'yo ni Shopee under one single order. Tapos, another is magbe-base din sa location or delivery address ng buyer. So, bali yung calculation is yung magiging distance ng pick-up address ni seller hanggang sa delivery address naman ni buyer. So, paiba-iba yan. Siyempre, iba-iba yung location ng mga buyers. Iba-iba din yung mga amount or quantity ng binibili ni buyers, yung weight ng mga produkto na binibili nila. Kaya, iba-iba talaga yung amount ng shipping fee. So, wag tayong mag-expect na ito lang. Kung nakita nyo for the first time na may umorder sa shop nyo na yung charge is 80 pesos, so 80 pesos na yung lahat. So, hindi po ganun. Iba-iba yung amount ng shipping fee na chinacharge per order sa mga buyers. Number 2, hindi natin kontrolado yung cancellation ng mga order. So, yung cancellation, posibleng, ito, makokontrol nyo kahit paano. Posibleng sa seller yung problem or yung issue. Maybe walang makuha ng product. So, in that case, yun nga. Hindi natin siya, makokontrol natin siya kasi bilang seller. So, pagdating naman sa side ng buyer at courier, yun yung hindi natin makokontrol. So, sa side ng buyer, kapag ayaw na niya ng produkto, ayaw na niya ng order mo, makareceive ka nilang bigla ng request for cancellation. So, kapag nag-request siya for cancellation, as long as nasa iyo pa naman yung product, hindi pa naman siya na-ship out, so it's best na i-accept mo na lang kasi i-expect mo na na pag dinideliver na yan, hindi na yan kukunin ni buyer. So, para wala na lang hassle, wala na lang ibang maabala, i-accept mo na lang yung request for cancellation ni buyer. Kasi kung ano pa yan, hindi niya i-ship out mo pa din, pinili mo pa rin na i-ship out kasi ni-reject mo yung cancellation, ship out mo, hindi niya nakuha, magiging return to sender yung tags niyan, yung product mo baka madamage na while in transit going to and to the buyer and going back to the seller. So marami siyang pagdadaanan na lugar, mga tao, kaya ayan, maging careful na lang tayo. So, sa mga ganong case na hindi pa naman na-ship out yung produkto, i-accept nyo na lang yung cancellation just in case na mag-request si buyer para at least yun, ikaw na lang yung maabala. So, ayun. Pero kung minsan kasi, ang nangyayari is napak mo na yung order, tapos bigla yan, may magre-request for cancellation. So, yun, hindi natin yun kontrolado. Kaya, ayun, maging patient na lang tayo. Nakakancel din yung mga orders dahil sa fault ng courier. Kung minsan, hindi pinipick up. Hindi ko alam kung bakit, pero nangyayari na hindi talaga pinipick up yung mga product hanggang sa makancel na lang sa system yung produkto. So, yun yung
Isa pang reason bakit nakakancel yung mga order na hindi naman natin kontrolado. Number 3. By the way, pwede mo pala siyang gawa ng paraan just in case medyo nadidelay na yung pick-up. Pwede niyong tawagan yung branch. Pero kung minsan talaga walang dumarating na magpipick up, baka wala silang tao, lalo pa ngayon na under quarantine na limitado lang or hindi ganun karami yung mga, hindi ganun 100% na working or operational yung mga courier. So, sa ngayon kasi nababasa ko na mas marami yung mga hindi na pipick up na mga orders from buyers. So, lucky yung mga sellers na regularly may pumupunta na rider para magpick up ng mga orders. So, yung number 2. Number 3, delivery. I mean, pagdating sa delivery at yung delivery period as well as yung success or failure ng delivery. Yung delivery period, yan, hindi natin yung kontrolado. Kasi, syempre, yung, although merong nakalagay na range, like, say, within 1 week, ganyan, pero yung number of days talaga, hindi natin yun makukuha accurately. Kasi, syempre, may mga iba't ibang conditions na hinaharap yung mga buyer. Let's say, sinip out mo na. So, in-expect mo, within 2 to 3 days, nandiyan na sa buyer. But then, kung minsan, bumabagyo. So, by the way, ito, i-check nyo po sa inyong mga riders kung nagpipick up sila tuwing may bagyo. I mean, yung mga typhoon signal. I mean, typhoon signal number 2. Sabi kasi ni rider sa amin, yung nagpipick up sa amin, kapag signal number 2 na, hindi na sila pumapasok. So, itanong nyo rin sa mga riders na nagpipick up sa inyo kung ganun din yung sistema nila. Sa amin, kapag signal number 2 na daw, hindi na sila pinapapasok ng kanilang office. Kaya, ayun, ini-expect ko na kasi nangyari na yun eh. Yung signal number 2 kami sa Pangasinan kay Typhoon Ambo. So, walang pick-up na sinet para sa araw na yun kasi wala nga silang pasok. Yung number 3 pa dyan, yung success or failure ng delivery. So, yan. Pipray tayo dyan na palagi maging successful yung delivery. So, pag-pray na lang natin yung courier hindi tamarin na mag-deliver. So, kontakin niya yung buyer kung sakali mong wala sa bahay. Ganun, hindi niya mag-abutan mismo sa delivery address pagdating niya. Or, pag-pray na lang din natin na yung buyer, hindi siya topake na biglang i-cancel na lang yung order upon delivery. So, may nangyayari yung mga ganyan case. Kaya, yun, hindi natin yung kontrolado. Tapos, in the end, return to sender yung magiging bagsak or magiging status ng order. Number 4, yung buyer's preferred payment method. Hindi natin yan makokontrol. Hindi natin pwedeng sabihin kay buyer na, eto, gusto ko, huwag kang gagamit ng cash on delivery kasi para mas safe. Para sa akin, gusto ko payment first. Hindi natin pwedeng i-instruct si buyer na gamitin yung mga payment first or yung mga sa under yung Shopee Pay, ganyan, bank transfer. So, hindi natin ma-oblige si buyer na gumamit ng mga payment first na payment options sa Shopee. So, kung gusto niya ng COD, wala tayong magagawa kundi i-ship out yung order under cash on delivery. Number 5 natin is yung buyer's rating and review. So, ayan, kahit anong gawin ni seller na pag-provide ng magandang customer service, pagpapack ng orders, pag-ship ng maaga ng mga orders, kapag dumating sa buyer at naisipan kanyang bigyan ng 1-star, wala po tayong magagawa dun. So, kahit hindi kasalanan ng seller, let's say, habang in transit, is na-UP yung box ng binili nila. So, kapag binigyan ka ng 1-star rating, yan, wala kang magagawa kasi yun talaga yung choice ni buyer. So, yun, kahit papano, pwede naman natin gawa ng paraan. Yun nga, sabi ko, gawing customer service, mag-ship ka ng maaga, yan. Pero talaga, may mga buyers talaga na hindi ko alam, na sobrang taas ng kanilang mga ng standards para
binuhos mo na lahat, tapos bibigyan ka pa rin ng 1-star rating, tapos very, very negative yung review. So, yung shop ko na bago yan, meron akong na-receive na 1-star rating na alam ko, hindi ko naman nakasalanan, pero ayun, wala na akong magagawa kasi nandiyan na yan. So, yun yung number 5 natin. Number 6, items that are lost in transit or nadadamage while in transit. So, connected to sa binanggit ko kanina. Meron mga, ano, meron mga orders na nawawala while in transit. So, syempre, sa dinabi-dami ng mga siniship out, so, hindi yan mawawala. So, kung minsan, yung mga items lost yan, so, na-charge yan sa courier. Basta kapag nawala at nakita mo na sobrang tagal na bago ma-deliver yung product or na-stuck siya sa isang, ano, kapag tinrack mo yung order, na-stuck siya sa isang warehouse, sa isang location, for how many days, hindi siya gumalaw doon. Maybe you should contact Shopee, i-report po bakit ganito, wala pa, isang linggo na na-stuck siya sa isang location. Kung minsan, nawawala siya. So, sa case ko, before nawala yung product while in transit, so, ang nangyari is, ni-refund sa akin, binigay sa akin ni Shopee yung kita ko for that product. Tapos, si courier yung nag-shoulder nung loss na yon. So, pwede rin na ma-damage yung product while in transit. So, kailangan gawin nyo ng report. So, medyo hassle kung minsan, siguro kapag medyo mamahalin yung mga binibenta nyo, like laptops, mga gadgets, ganyan. So, picturean nyo ng mabuti, pati packaging, dapat maayos yan. Tapos, kapag while in transit, na-damage siya, at least meron kang proof na eto, maayos ko siyang shinip. So, para hindi ikaw yung mag-shoulder nung ano, kasi malamang ire-refund niya ni seller or ni buyer, ire-return niya yan sa'yo. Para kung sakali, is ma-refund mo yung nawala sa'yo kasi hindi mo naman kasalanan na na-damage siya while in transit. So, yung number 6. Number 7, serviceable areas ng mga courier. So, ito, hindi natin kontrolado. Kung minsan, mapapansin mo na lang na meron kang ginagamit mo pa lang tong courier na to, tapos biglang nawala na siya under sa under my shipping, sa iyong tab na my shipping, nawala na siya sa mga list ng couriers mo. So, that means, nagbago yung serviceable areas ng mga couriers. So, nagkakaroon sila ng movement or changes. So, parang kwento ka lang sa akin kasi dati, dun sa una kong shop, yung Alcansha, is Black Arrow lang yung ginagamit ko kasi yun lang yung nagsiserve ng pickup dito sa lugar namin dito sa San Fabian, Pangasinan. So, yun lang meron. Tapos, biglang pumasok si JNT. So, dalawa na yung courier na ginagamit ko. Tapos, eventually, nawala na si Black Arrow. Si JNT na lang yung natira. So, ngayon sa isa ko pang shop, sa second shop ko, is JNT na rin yung ginagamit ko. Bali, sa both of my shops, JNT yung express yung meron. So, sabi ko nga kanina, nagbabago, nagkakaroon ng movement yung mga serviceable areas ng mga courier. Siguro kapag hindi masyadong kumikita sa isang area, tinatanggal na lang nila or inaalis na lang nila yung pick-up service para sa location na yun. So, yun. Kapag nawala yung isang courier nyo, malamang ito yung reason. Number 8, updates on Shopee policy. So, sa mga bagong sellers or sa mga matagal na ring sellers, so, dapat maging aware tayo sa mga bagong policies ni Shopee kasi pabago-bago yan. Kung minsan every day or ilang beses sa isang linggo may ma-receive kang mga notifications, just ano lang, gawin nyo lang habit na pagbabasa, lalo pa kapag pumasok siya sa seller updates. Gawin yung habit yung pagbabasa ng mga notifications kasi importante yung mga yan. Baka hindi nyo na malayan na iba na pala yung policy ni Shopee. Parang noon na 3 days dati yung pag-ship out ng mga products. Ngayon, 2 days na lang. So, except ngayon na quarantine days. Dati kasi 3 days yun. Nung nagsistart ako magbenta. Tapos naging 2 days na lang kapag yung product mo is non-pre-order. So, ayun. Kaya medyo maging aware din tayo, maging alert din tayo, magbasa tayo ng mga seller updates, notification ni Shopee kasi
yun, doon tayo may inform sa kanilang mga bagong policies and procedures. So, yun. Number 9 tayo, yung transaction fee amount. So, aware tayo na may in-impose na transaction fee na si Shopee na 1.5%. Bali, ano na yan? Bali, isang taon na since nag-impose sila ng 1.5% transaction fee for every completed order. Yung mga completed lang, yung mga canceled orders, undelivered, mga ganyan, hindi yan kasali sa calculation. So, yung computation nila is sa buyer payment. Buyer payment multiplied by 1.5% transaction fee. Bakit hindi siya kontrolado ng isang seller? Yung transaction, yung rate na 1.5% fixed yan. Pero yung buyer payment kasi hindi yan fixed. Variable yan. So, depende yan sa amount ng binili ng buyer. So, yung calculation is kapag gumamit pa siya ng mga coins, gumamit siya ng payment, ng mga vouchers na issued ni Shopee or issued mismo ni seller. Yan yung mga ganyan. Also, kapag gumamit siya ng mga free shipping vouchers, mga ganun. Kaya, affected yung mismong transaction fee amount na babayaran. So, kung maraming ginamit na vouchers si buyer, so that's okay. Mas liliit yung transaction fee amount. So, kasi nagbabase tayo sa buyer's payment. Buyer's payment multiplied by 1.5% equals yun yung transaction fee amount na ibabawas ni Shopee sa kita natin. Automatic na yan. So, kung let's say 100 pesos yung binayaran ni buyer, 1.5% is 1 peso and 50 centavos. So, yung papasok sa seller balance or Shopee wallet mo will be 98.5 pesos na lang. So, ganun siya. So, yung hindi siya fixed. Yung fixed lang is yung rate, pero yung amount is variable. So, yun. Kaya, yun. Part siya ng mga bagay na hindi kontrolado ng isang seller. Next is yung number 10 is yung pickup field. Yung pag-failure ng pag-pick up ng mga orders, kaya in-schedule mo na, nag-arrange ka ng shipment, minsan hindi dumarating yung buyer. Yung na-mention ko kanina, sabi ko nga, kapag signal na sa typhoon signal number 2 na yung area or yung province, yung city, ganyan. Hindi, sa amin, hindi na daw mag-pick up yung courier kasi wala na silang pasok that time. So, sa pick up field, meron din namang hindi talaga pinipick up. Minsan tinatamad yung mga courier or kulang sila sa tao para mag-pick up ng mga order. Siguro sa mga ganyan, para ma-avoid nyo, kontakin nyo na lang yung nearest branch para siguro kulitin nyo na lang para ma-pick up nga yung orders kasi sayang yung effort nyo sa pagpapack ng orders. Siyempre, sayang din naman yung benta. So, gawan nyo lang ng paraan. Pero kapag totally nag-failed yung pick up, so yan, hindi talaga natin yan kontrolado kasi umaasa tayo sa mga couriers, dumidepende tayo sa kanila. Next, number 11, system error. System error sa Shopee. So, nangyayari yan na nagkakaroon ng bugs or technical issues na beyond our control. Nagagawa naman nila ng paraan. Minsan mabilis, minsan tumatagal din. Pero, ayan, nag-join kayo nga dun sa group ng Shopee, yung Shopee Uni, hashtag Shopee Uni Philippines. So, mag-join po kayo doon para mag-aware kayo na, kasi nandun yung mga post ng mga sellers, kung ano na yung nangyayari. So, alam mo, kung nari, ikaw, naka-experience ka ng ganitong error, minsan mababasa mo na ganun, okay, lang pala, system issue lang, hindi lang pala ako, meron din palang iba na nakaka-experience. So, mababasa mo yung mga comments nung mga kapwa mo sellers doon. So, join lang po kayo sa group sa mga para aware kayo na nagkakaroon talaga ng system error sa Shopee. Number 12, competition. Hindi mawawala yung competition. Lalo pa pag bago kang seller. Kapag bago kang seller, isa ka ng competitor din. So, kailangan, i-beat mo din yung competition. It's either magbaba ka ng presyo, mag-match ka ng presyo. So, gawan mo ng paraan kung para magkaroon ka ng mababang presyo. Kailangan is humanap ka ng supplier na makakapag-provide sa'yo ng mababang price. Syempre, para mabit mo din yung
competition. So, kailangan mo kasing sumabay. So, ayun. Tapos, yung proper customer service, gawan mo na lang ng paraan. Ship items, proper ship items immediately or the soonest possible. Kung pwede next day delivery or same day delivery. Sa JNT kasi hanggang 6 a.m. So, pwede siyang pumasok sa same day delivery. So, gawin mo yan para maka-establish ka ng magandang ano sa shop mo, ng magandang performance sa shop mo. So, yung competition, nagagawa niya ng paraan. Pero, yung competition itself, nandyan na yan. So, hindi mo yan makokontrol palagi yung nandyan sa ating online business. Number 13, sales. So, syempre yung sales, hindi yan fixed. So, kung ngayon na parami mong orders, meron kang na-receive na 50 orders, tapos kinabukasan 20 lang, ganyan. Tapos, minsan darating 0, ganun. Paiba-iba. So, yung sales, hindi natin yung kontrolado. Syempre, nagbibis lang din sa tayo or dumidepende lang tayo sa mga orders ng ating mga buyers. And lastly, eto, yung imperfection. So, eto yung naisip ko. Alam naman natin na merong imperfection. So, merong nagaganap na problema. Pero, ang nangyayari kasi is hindi natin kayang tanggapin o hindi natin kayang i-face. So, tulad ng mga, kunwari, may technical issues sa Shopee. So, parang ikaw napraning ka na agad na ay, kukontakin ko sa Shopee, mag-chat ako sa Shopee, yung pumumurahin ko sila, ganun-ganun, magagalit ako, papakita ko nyo, nagagalit ako na ganito, bakit nangyayari to sa shop ko, tapos hindi ka aware na may technical issues lang pala. So, ayun, yung parang na-paranoid ka na nagagalit ka na agad, yung ganun, kasi yung mga ganyang problema is palagi yung nandyan. So, magkakaroon talaga ng mga issues, posibleng mismo nga sa produkto mo, sa supplier mo, tapos mismo sa sarili mong oras, hindi mo nagagawa. So, kahit anong gawin mo, kahit anong plano ang gawin mo, yung gawin mo na i-manage mo siya ng mabuti, organize ng mabuti, darating tayo sa point na magkakaroon tayo ng issues o magkakaroon ng problema. So, dapat sa ngayon pa lang, i-embrace na natin niya na meron talagang imperfection. Kahit walang perfectong business, walang perfectong produkto, walang perfect na, eto, tulad ng negosyo na sa online business na to. Kaya dapat tanggapin na natin at sa ngayon pa lang is dapat aware na tayo na eto, merong nangyayari itong mga ganitong mga bagay. So, kung ano, wag ka muna masyadong ma-high blood o wag ka muna masyadong ma-stress kasi nangyayari talaga yan. Tulad, hindi na pick up yung order, agad-agad nagagalit ka na, ganun. So, ano na lang natin, i-embrace na lang natin na meron talagang problema na dumarating as we go along. So, yun yung number 14 natin. Yun na yung last, yung imperfection. So, yun lang guys. Yun muna tayo for this video. Kung nakarating kayo sa part na to, thank you very much for watching it in full. Sobrang na-appreciate ko yun. And salamat guys sa panonood. Salamat sa oras and sana maging successful pa ang ating mga online Shopee business. Thank you very much and ingat po tayo lagi and God bless po.